dito kami ngayon sa school, Laurier University. So, ituturo namin kayo sa loob ng campus. Yan, ito ang aking estudyante, si Eliza, aking anak. Hello. Okay. Photographer. Camera lady. Camera. Yeah, camera. Okay. Okay, let's go. Okay, ano ba ang kaibahan ng pag-aaral sa university at saka sa Pilipinas? Ah, dito parang ano, mas may freedom ka ba? Kasi ano eh, dito ikaw namimili ng pag-aaralan mo, lahat ng subjects na aaralin mo, ikaw namimili. Tsaka yung time, ikaw din yung mamimili. Yun siguro yung kaibahan, tsaka mas konti yung subjects. Ano ba tong building na to? Yung side na to? Ito ano siya, dorm. Oh. Dorm siya. Tong mga to, tsaka ito, dito, dorm. Dorm yung mga yan. So, saan yung ano nyo, saan ang school nyo, yung pinaka-classroom nyo? Mga buildings. Uh-oh. Ano, ayun, yung malaking building na yan. Ito, yun. Yun yung ano, yun, isang sa mga classrooms yun. Bali, ano siya, hiwa-hiwalay yung mga ano, mga buildings dito. Yun. Hindi ka naman nagbabas pag pupunta ka na ibang hindi. Hindi naman. Lakad lang. Hindi, lakad lang dito. Dito sa, kaya mas pinili ko tong school na to kasi ano, naglalakad lang kami dito sa loob. Unlike dun sa kabilang school kasi nagbabas pa sila pag ilipat sila ng classrooms. Eh dito talaga lakad lang. So mas maliit yung ano nito, campus nito compared dun sa ibang universities na alam ko. Kaya mas pinili ko tong school na to. Laurier University, ano pa, discuss. Science school na tawag dito? Ano? Dati talaga, ano siya, business school siya. Mm-hmm. Tapos ngayon, parang nag-shift na sila sa science. Mm-hmm. So parang nagiging ano na rin siya. Science school so, na. So ano pagkakaiba ng Waterloo University sa Laurier University? Siguro yung ano lang, laki lang nila. So yung ilang subject meron pa sa isang araw? Depende, pero sa isang semester, ang tinatake naming subject is 5. Oo. Ano ka na kung anak? Sociology, Bachelor of Arts, Sociology major. So, ilang years? 4 years. So, after nun, may balak ako mag-aral? Yes, may balak ako mag-aral ng 2 years. Para maging ano? Teacher. Kanya maging teacher. So, itong building na to, ito yung tinatawag na ano, science building. Ito, itong malaking, itong building na to, actually, ito yung science building. Tapos nito, madalas ginaganap yung mga ano, research. Yan. So, may, para na rin siyang UP Los Baños, ano, yung may school, tapos mayroong dorm sa loob, ano. Mm-mm. Pero compared sa ibang universities talaga, maliit lang yung lorry talaga. Compared dun sa iba. Maliit lang to. Oh, dito sa side na to, ano to? Ayun, yun pa rin yan. Science building yung buong laki yan. So, ano masasabi mo sa university na to? Compare sa atin sa Pilipinas. Nagkaroon ka sa, di ba, sa pamantasan ng kabuyaw. So, nung dumating ka sa Canada, di ba, bumalik ka sa high school? Bumalik ako ng high school muna. Nang 2 years, nag-aral ulit ako ng high school. 2 years ako, grade 12. Actually, third year college ka na sa Pilipinas? Third year college na ako nung dumating dito. Tapos bakit ka bumalik ng high school? Ano daw kasi, iba kasi yung ano eh, yung system ng education nila dito eh. So parang ano, kumbaga kahit nakaano na ako noon, naka third year na ako noon, hindi pa rin ano siya dito. Hindi pa rin naka-credit. Tapos paano pag-apply dito sa school ng university? So nung high school ka, diba, so anong kailangan mong kunin para makapasok ka sa university? Kailangan mo ng, pag nag-start ka ng high school dito, may mga requirements na kailangan mo ng anuhin, parang mga courses, so kailangan mong at least makakomplete ng 30 yata na subjects. Tapos 40 hours, 40 na community hours. So, ang kaibahan, iba yung course, iba yung pang
pang college sa university. Oo, yun pa yung ano dito. Kaibahan dito pag nasa high school ka is may dalawang system sila ba, yung applied and academic. Yung applied kapag nagkuha ka ng mga courses na applied, ibig sabihin parang ano, parang magta-take ka ba ng ano, college ganun. Pag academic, ano, pwedeng university at college. Mas mahirap pag ganun. Pag academic. Mas mahirap yung mga courses, yung mga subjects. Okay. So, kasi tina-train ka talaga okay nila dito yung para sa university. Pag pumasok sa university, depende sa grades mo, kailangan. Meron din siyang ano, required na grades. Pero depende yan sa program na gusto niyong kunin. Kasi yung sa akin, sociology, ang kailangan lang is English. And then average na at least C ata. Average na C. Tapos kailangan mo pa mag-exam sa university. Hindi na kailangan mag-exam. Pero depende din, yung sa akin hindi na kailangan. Pero yung sa iba, like nursing, ayun, may mga exams yun. So, pag hindi naman na kailangan mag-exam, basta mataas lang yung grade mo sa, yeah, basta sa ma, high school. Yeah, basta maano mo lang yung, ano, yung required na grades. Yun, makakapasok ka na. Actually, tatlo yung in-applyan ko nun. Tapos kailangan mo mag-guide ng $150. Tapos tatlong universities yung a-applyan. So, in-applyan mo scholarship? Yung scholarship nila dito, ano, ina-applyan tsaka yung meron ng automatic. So, depende sa grade. So, yung sa'yo, in-applyan mo yung scholarship? In-applyan tsaka automatic. Oh, magaling naman ang alam. Scholarship ng Laurier University, yung kalahe mo yun. I'm so proud. Pero wala pa tong boyfriend. May boyfriend naman ako. Wala mo na mag-a-apply, mag-a-aral pa siya. Para lang ano, may food. At may pagkain. Ewan ko. Saka hindi siya, para siguro hindi siya magutom. Kawawa naman siya, nalagyan siya ng pagkain. Napakabait ng mga estudyante, nagbibigay ng pagkain. Sino ba itong statue na to? Si ano, Sir Wilfrid Laurier. Sino siya? Ano, Prime Minister, laging Prime Minister siya ng Canada. So, pinangalan yung school. School. Oh. Wapa naman. Che, huwag ka na maghanap. Ito na, oh. Okay, dito tayo sa loob ng campus. Paano to? Campus na to? Ito yung parang ano, pag pumasok ka dito, dito na yung pinakagitna ba. Dito lahat ng bookstore. Oh. So, itong building na to, ito yung ano, theater. Sa mga auditorium. Music, ano yan? Music students yan. Okay. Pero may kainan din yan sa loob. Ang ganda pala ng loob dito kahit hindi siya ganun kalakihan. Huh. Ito yung campus center. Anong ginagawa dito sa campus center? Yun parang ano kasi eh, lahat ng, pag pumasok ka dito, lahat ng buildings parang connected sa kanya ba. Tsaka dito nga yung ano, yung bookstore ganyan, so, service desk. Ito yung dito yung food court, dito ko nakain. Dito ko nakain. Minsan nabili ako, pero minsan nagbabaon ako, so nakain ako dyan. Ano, bibinalot ni adobo. Nagtitipid siya, hindi talaga siya nabili. Nagbabaon talaga siya. Ayaw niyang bumili. Kasi yung pag-aaral dito sa Canada, sila nagpapaaral sa sarili nila. So, paano mo na susustentuhan yung mga pag-aaral mo dito? OSAP. May OSAP sila dito. Tapos maglo-loan ka doon. Pero meron din silang ginagrant mo. Ganun. Pero depende din sa ano, income ng parents. Pag mababa ang income, mas malaki mataas ang grant nila. Mm-hmm. Okay. So, iba yung grant sa niloan mo? Yeah. So, yung grant para yun. Sa akin na yun. Pero yung loan, ayun yung babayaran ko after graduation. So, magbabayad ka ng niloan mo pag nagtatrabaho ka na. Yes. Pag nakagraduate Pag nakagraduate na. Sa ngayon, student pa rin yung status. Hindi pa pwede. Hindi mo pa pwede bayaran kahit gusto mo na magbayad. Yeah. Yun. So, ang kaibahan pa dito sa Canada, pag summer vacation, sila yung priority ng mga company para sila ay makapagtrabaho. Sila yung hina-hire, walang makapag-hire, hindi sila nag-hire ng mga ibang employee, kundi estudyante lang. Tumutulong sila sa mga estudyante kasi alam nila na mahalang gastusin pag nag-aaral talaga sa dito sa Canada. So, ito ang building to. Ito yung likod lang ng ano yan, ng food court yan. I think bookstore. Ayan, ayan lang yan. Yung,
nakalikod yung building. Yan, pag umakyat dito, papuntang library. Okay, akyat tayo. Diyos ko, ang taas eh. Rin, hindi tayo makakakita sa mga tuhod natin na... Kaya yan. Bata pa eh. Baka... Baka gusto niyong makita ang cameraman ko. Napakagandang camera lady. Ayan. Very supportive sa aming mag-ina. A-awardan ko yan ng boyfriend. Gaga. How about this, Dr. Alvin Woods building? Mali yata yung minukay, tama ba? Tama. Ano lang yan? Mga classrooms lang din yan. Diyan ako madalas din nagkaklase sa building na yan. Ay, nagpa-plano dyan na pumunta ng Canada kung meron kang anak. Sige lang, tuloy nyo lang para sa anak niya maling. Oh, mo, makapag-aral mga anak niya dito sa university. Anak ko, sobrang proud ako kasi nakapasok siya dito. Masipag talaga siya mag-aral. Gusto niya talagang makatapos. Ano to siya? Ito ang library. Ito library. Seven, ano din. Siya? Hanggang 7th floor. Malaki din naman ang Laurel. Parang, parang UP Los Baños. UP Diliman. Pero mas malaki ang UP dito. Shit, napasok ko yung UP Los Baños. Mas malaki UP Los Baños. Ang UP Los Baños, di ba pwede maikot ng lakad lang? Oo, kasi may mga sasakyan dun eh na commute or... Sasakay ka pag pumunta ka sa kakabi sa ibang, ano mo, sa ibang... Department ng... Saan dito ayos ah? Dito ang teritoryo ko. This is library? Ang mga buildings na to. Bali ang tawag namin dito, arts building. Ang ganda pala dito. Cheryl, pag-aral ulit tayo. Pwede? Lakit na ano. Someday. Sila magpapa-aral naman sa atin. Huh? Sila na may work. Ganun lang yun. Yung kaninang nakita niyong ano, Fred Nichols Buildings. Pag ano, pag pinasok niya, dito yung labas niya. Dito. Bawal kasi pumasok sa loob eh. Pero dito yung labasan niya. Kaya connected talaga siya. Yan, dito sa ano na to, dito ako nag-aano lagi. Kaklase. Yan, dito sa mga buildings na to. Maraming salamat po sa inyong time at sa amin na karoon kayo ng idea paano mag-aaral dito sa university sa Canada. Kung mayroong mga gustong pumunta ng Canada, go lang guys. Nandito lahat ng opportunities para sa inyong mga anak. Yes, and please don't forget to like and subscribe our videos. Yun lang po. Bye!